lahat ng pinakamagandang bagay, mahirap makuha. Pero kung nanaisin mong makuha yan, huwag kang mag-alala. Tutulungan ka ng Diyos kung magpapatulong ka sa Kanya. Amen? Alam niyo po ba, nung pong ako'y estudyante nag-aaral, hindi naman po ako katalinuhan. Tanungin niyo man po ang aking mga magulang, hirap na hirap po sila sa akin dahil yung aking mga grades, puro palakol. Pinaka nahihirapan po ako sa pagme-memorize. Ginawa ko na po lahat na naririnig ko para tumalino. Sabi po ng iba, bago ka matulog, lagay mo daw yung notebook, yung libro sa unan mo. Ginawa niyo po ba yan? Ako po ginawa ko yon. Nag-test po ko, bagsak. Hindi ko naman po kasi binasa yung libro eh. Hindi naman po ako nag-review. Meron din po nakapagsabi, gawin mo yung reviewer mo sa isang papel. Magpaluto ka ng lugaw. Punit-punitin mo yung reviewer. Lagay mo sa lugaw, kainin mo, at talino ka. Ginawa ko po. Alam niyo yung nangyari sa akin? Sumakit yung tiyang ko. Bagsak pa rin po ako. Narinig ko po, swerte daw ang kulay blue. Kaya nga po bumili ako ng blue ball pen. Pati po yung aking notebook, kulay blue. Nag-test po ako. Bumalik po yung test paper sa akin, kulay red. Bagsak. No? Meron po nakapagsabi din na pag nagtetest ka, humawak ka daw ng paperclip. Swerte daw po yung paperclip. Isang box na po yung paperclip na binili ko, bagsak pa rin po ako. Hindi ko na po alam po anong gagawin ko. Pero yung nanay ko po, tinulungan ako. Binantayan akong nagre-review. Pero bago po ako mag-memorize o mag-aral, my mother taught me this very beautiful prayer. Ang pamagat nga po is, the miraculous prayer to the Holy Spirit. Sabi niya, yan muna yung memorize mo. Tinanim ko po sa isip ko, sa puso ko. O Holy Spirit, Thou make me see everything and show me the way to reach my ideals. Hanapin niyo po sa internet, napakaganda po ng panalangin na yun. At sabi niya, bago ka mag-test, dasalin mo yan. Yung gabi, bago ka mag-test, dasalin mo yan. Araw-araw, dasalin mo yan. Alam niyo po, magsimula nung na-memorize ko yung prayer na yun, at nung magsimula nung palagi kong pinagdarasal, hindi na po ako bumagsak. Hindi lang po yung di ako bumagsak. Aba, nagpe-perfect po ako. At hanggang ngayon, tingnan niyo po, wala po akong kopya dito. Nag-homily ako. Nasaan po, memorize lahat, nandito po sa isip ko. Isa nga po, nagtataka yung mga ibang pari na nag-i-invite po sa akin magmisa sa ibang simbahan. Pinagmamasdan ako mag-homily. Sabi, wala kang kopya. Paano ka nakakapag-homily? Saan po galing? Di lang po dito. Because before I make the homily, before I deliver the homily, I always pray that. O Holy Spirit, Thou make me see everything and show me the way to reach my ideals. Try it. Subukan niyo po. You will receive a great miracle today. Napakarami pong mga tao na didepress. Napakarami pong tao sumusuko. Napakarami pong tao in despair na sila. Mag-ingat ka. Pag sobrang lungkot na ang iyong nararamdaman dahil hinahayaan mo na makinig at sumunod sa masamang espiritu, na ang layon nitong masamang espiritu ay sirain ang iyong isip, iyong puso at kaluluwa. That is the goal of the evil spirit, to destroy your soul, to separate you from God. Pero pag nararamdaman mo na yon, pray the prayer of the Holy Spirit. The most simple prayer is this. Say, Come, Holy Spirit. Kung hindi mo man ma-memorize yung panalangin ng Banal Espiritu, ganun lang kasimple. Sabihin mo, Come, Holy Spirit. Dahil sa pagdating ng Banal Espiritu, ang dami niyang ibibigay sa iyo. There are the gifts of the Spirit. There are the fruits of the Spirit. Kaya nga, sa gitna ng ating mga pagsubok at problema, yan yung dasal natin. Isang dasal para sa mga gustong sumuko na, isang dasal para sa mga pagod na, isang dasal para sa mga nalilito at nawawalan. Sabihin mo, Lina, Banal na Espiritu, and allow that Spirit to guide you, allow that Spirit to bless you. Magpasalamat po tayo sa Banal na Espiritu, dahil itong Banal na Espiritu ang palaging tumutulong sa iyo. Gusto niyang maging mas magandang buhay mo. Gusto niyang mapabuti ka. Gusto niyang maibalik ka sa Diyos Ama.